So hello mga Lods, welcome back to my channel. So it's me again, Mangobat Vlogs. So in this video mga Lods is meron akong share sa inyo na napaka importanteng tricks talaga na sigurado akong makakatulong talaga sa'yo kapag ikaw ay isang vlogger, kapag ikaw ay isang monetize na pero nahirapan pa rin sa pagkamit ng $10 threshold at $100 para makapag-withdraw ka na kay YouTube. Alam mo naman natin dito na pumasok tayo dito sa bilang isang vlogger, content creator, hindi lang pagpapsikat dito kundi isa din nating hiling para kumita dito sa YouTube. So bakit ayaw mong subukan ang tricks ko? Baka ito na yung pagkakataon na sumasahod ka na. Yes mga Lods, ang sasabihin ko lang sa inyo, hindi ako nandito sa harapan mo para ipahamak yung channel mo. Nandito ako sa harapan mo para tulungan ka para makamit mo rin yung hinahanain mo na makapag-pay out dito sa YouTube, makapag-withdraw dito sa YouTube. Yes, ako nakapag-withdraw na ako dito ng 25,000 dahil sa sarili ko rin sikap. Gamit ko rin yung tricks ko kaya nagpag-withdraw ako ng 25,000 at nakuha ko na yung motor na gusto ko talaga. Kaya kung may pagdududa pa kayo sa akin, so tingnan nyo na lang ang mga videos ko kung gaano ko laki yung kita ko dyan. So inipon ko lang yan ng mga 5 months din mga Lods. So, pinaghirapan ko bago ko nakuha yung sahod na yan. Kaya kung ikaw ay nahirapan sa revenue mo dahil alam ko nandito ka dahil nahirapan ka rin sa revenue mo, so pagkakataon mo na to mga Lods, pagkakataon mo na to para subukan ang tricks na to. So unang-una, para maniwala ka talaga kung legit pa rin pa tong tricks na ginagawa ko araw-araw. So maliit man ang kita natin dito mga Lods, pero tuloy-tuloy naman. So napaka-legit din dahil pasok na pasok talaga sa views. Kahit tingnan pa natin yung mga engagement sa ating mga video, makita talaga mga Lods na umaangat talaga yung graphs niya. So ngayon mga Lods, para maniwala talaga kayo sa akin, makita nyo talaga yung ng pro-iba na legit talaga yung ginagawa ko. So nag-upload ako ng video na 1 day pa lang mga Lods, tapos medyo hindi pa naman siya kalakihan yung revenue, pero yung CPM niya at RPM napakalaki. So kapag malaki yung CPM at RPM natin mga Lods, is ibig sabihin medyo malaki din ang kita natin dito. So gusto niyo bang makita? Halika at silipin natin. Let's go. So nandito na nga tayo ngayon sa ating screen monitor mga Lods, para ipakita ko na sa inyo talaga yung proiba para makita nyo talaga at maniwala talaga kayo sa akin na legit pa rin talaga itong ginagawa ko. So mga Lods, para maniwala talaga kayo, sige na at puntahan natin itong ito YouTube apps. Hindi pala, ito yung YT Studio pala. YT Studio, puntahan muna natin itong YT Studio at maipakita ko sa inyo. So ito na yon. So sa ginagawa ko mga 3 days pa lang mga Lods, is ito na yung kita ko. Estimated revenue is 222. So pero ang malinis talaga nakita ko dyan mga Lods is nasa pa lang 104 pesos. So ginagawa ko yung piso na yun mga Lods para medyo maganahan ako at medyo malaki sa mata ko ang makikita ko na kita ko. So ayan ang mga Lods, in just anong pitch up lang tayo ngayon, in just 7 days may 104 na ako ngayon. So hindi ko pa napukusan yan mga Lods. So how much more kapag napukusan ko na talaga yan. So ayan ha, update pa rin sa inyo. So napakagandang tingnan mga Lods. So sa nakikita mo naman, so from dito sa May 25 kumita ako ng 15 pesos, then hanggang dito bumaba, hanggang dito umakyat na din siya. Sa June 2 umakyat na siya ng 18
pesos. Then umakyat na din siya dito sa June 4, nagiging 27 pesos. Then dito na sa June 5. Meron na siyang 30 pesos 0.99. So ganyan lang kaliit mga lods, pero tuwang-tuwa na ako dyan dahil nakita ko rin para talaga yung ano, pinaghirapan ko dito. So gusto bang malaman kung ano ang tricks ko dito mga lods? So bago ko ituro sa inyo, ipakita ko muna lahat na effective talaga itong tinuturo ko. So may ipakita lang ako video sa inyo mga lods na katunayan na in just one day lang yata. Ito. Itong sa pinakamataas. Paano palakihin ang revenue sa YouTube 2023. Ayun mga lods, makita mo naman. 28 views one day ago. So pintutin natin yan para makita talaga natin at maniwala kayo kung gaano kalaki ang kanyang CPM. So punta tayo dito sa video analytics. So sa nakikita nyo mga lods, dito 30 views. Then punta tayo dito sa watch time. So nakagain lang siya ng 2.7 watch hour. So dalawang oras pa lang siya ang nakuha niya. Dahil kapag ako kasi ang nanonood mga lods, tinatapos ko talaga yan para pasok na pasok nga. So sa nakikita nyo naman, pasok na pasok at nakagain siya ng 2.7 watch hour. So punta tayo dito. So nakasubscribe na siya ng isa. Then eto na ang kita niya ngayon. So sa isang araw pa lang yan mga lods. So pataas na pataas pa yan kapag tinutuloy-tuloy ko yung ginagawa ko. So estimated revenue is 13.76 pesos. Then punta tayo dito sa impression. Ayan na. Sa nakikita niyo naman, impression is tumataas yan mga lods. Tapos engagement, ayan, 18.6%. At least tumataas din siya mga lods. Hindi na masama yan kapag naka 30 views lang tayo. Sa engagement, punta tayo sa engagement, sa unique views. Viewers, kapag sinasabi natin unique viewers, yung mga hindi nakapag-subscribe rin sa atin mga lods, nanonood lang sila. So, nandito na nga, punta na tayo dito sa engagement. Dito, punta tayo dito sa engagement, average view duration. Ayan mga lods, sa nakikita nyo naman. Kapag ganyan, tingnan nyo yung kulay pula. Kapag nakataas yan mga lods, ibig sabihin, maganda yung takbo ng video nyo. Maganda yung nanonood sa inyo dahil pinapanood talaga yung buo. Kaya ganyan yung line nya, pataas. Then audience, returning viewers. Ayan, sa kikita nyo man, returning viewers. Ibig sabihin, ako lang nanonood yan sa videos ko. Kaya, meron siyang returning viewers. Binalik-balikan ko yan. Then, unique viewers. So, ayan na. Dito na mga lods, dito natin makikita kung gaano kalaki ang CPM at RPM sa ating video na in-upload sa one day pa lang. So, tingnan natin dito. Ayan na. So, ito mga lods, 11 views. Ang kita ko pa lang, so nakikita nyo man, sa 11 views na yon mga lods, ang kita ko pa lang is 13.76. Tapos, ang sinabi niya dito, revenue for every 1,000 views, kapag nakaabot to ng 1,000 views RPM, so mababayaran tayo ng 1,200. So, dahil naka 11 views pa lang to mga lods, is 13.76 pesos pa lang siya. At dito sa CPM, ito yung CPM mga lods, kapag ginagamit yung tricks ko, sinubukan nyo yung tricks ko, dito. Dito mo makikita kung gaano kalaki. Ito. Dapat ito talaga yung papalakihin natin mga lods. Ito. Ito, tsaka RPM talaga mga lods. Ayan. Once na malaki dyan mga lods, automatic yan. Automatic. Lalaki talaga yung revenue natin dyan. So nakikita nyo naman, napakalaki. 1,157.19. So kalain mo, in just one day,
napataas to ng ganyan yung CPM ko. So, i-feedback ko na lang sa inyo mga lods sa susunod na linggo kung magkano na talaga yung kita niya sa video na to. Dahil ituloy-tuloy ko talaga tong pagpapanood at ituloy-tuloy ko na tong tricks ko. Okay? So, nakita nyo naman, earnings by ad type. So, skippable video ads. So, pwede nyo i-skip. 53.3%. Then, display ads. Yung automatic lang nag-play. So, 43.6. Then, bumper ads. Ang bigla na lang lumabas. 3.1. So, ganyan mga lods, pagpapalaki ng ating revenue. Pero mga lods, kung kapag gusto nyong malaman talaga kung gusto nyong malaman kung paano talaga palakihin yung CPM at RPM sa ating mga videos. Okay. Ituturo ko sa inyo ngayon. Okay, para malaman nyo lahat yung mga video nyo na may malaking CPM at RPM. So, skip na tayo dito mga lods para makita nyo talaga yung CPM at RPM nyo sa lahat ng videos sa top 10, sa top 50. Top 50 ng mga videos na may malaking CPM at RPM. At doon nyo rin malalaman ang lugar, ang bansa kung saan ang pinakamalaking nagbibigay ng CPM at RPM sa mga videos nyo. Okay? So, skip natin to. Punta tayo dito sa Chrome. Pagpunta natin sa Chrome, search nyo lang dito mga lods. Search nyo lang dito studio.youtube.com. Just wait for a minute. Ito na nga mga lods. So, nakita nyo naman. Yan ang pinakamagandang makita sa mga mata natin. Ito. Yan ang mga lods. Yun yung kulay green na yan. Yan, maganda yan. Napaka maganda. So, punta tayo dito sa analytics. Then, kapag ganito na mga lods, is punta ka dito sa last 28 days. Ito. Bilugan ko para makita nyo talaga. Ito, punta kayo dito mga lods. Ayan, pindutin nyo yan. Ayan, tapos, pindutin mo itong custom. Sorry. Then, ano bang bitsa ngayon? 7. So, backward tayo ng 2 araw. So, dapat ilagay natin dito. Pindutin muna natin itong June 6, 2023. Ito, palitan na natin ito na. Ito, nakikita nyo naman. Palitan natin ito ng 5. Kasi backward nga tayo ng 2 araw. From 7, 6, 5. Kasi hindi naman agad yan. Kikita agad mga lods sa CPM mismo. Kapag nanood ka ngayon, hindi agad kikita yan. So, kapag nanood ka ngayon, halimbawa 7 ngayon, kikitain mo pa ngayon sa 9. Ayan, katulad yan. 7. Tapos, may gap ng 2 araw, doon ka kikita. So, lagay natin dito is 5. Ayan na. Tapos, kapag paglagay ng mga lods, ganyan na mga lods. Pindutin naman natin to. Ito, pindutin naman natin tong May 18. Pindutin natin to. Ayan na, nalipat na siya mga lods. So, itong June 10, gawin natin 5. Then, itong kasi 6 ngayon eh. 6. Oh, para bangga siyang dalawa. Sa nakita nyo mga lods? Ayan na. Sa nakita nyo? Ayan, pareho sila. June 5, 2023. Then dito din. Dito din, June 5, 2023. So, kapag ganyan ang mga lods is, i-ano nyo lang, apply nyo lang. Apply nyo lang. Yun, sa nakikita nyo mga lods. O, diba? Meron akong 30.99 pesos. Okay. So, ngayon kapag ganyan ang mga lods, pundutin mo na naman tong ito.
para makita mo talaga yung advanced mode. Pindutin mo yan. Just wait for a minute mga lods. Kasi medyo loading siya. So, ayan ang mga lods. Ganito yung forma niya. Then, pindutin mo itong plus mga lods. Ito. Pindutin mo yan. Plus na yan. Pindutin mo. Then, takihan natin. Ayan. Then, pindutin natin itong RPM. Just wait for a minute mga lods. So, ito na. Ito na yung RPM natin. So, nag-update na nga siya ngayon mga lods. Kasi kanina, napakalaki nito. So, nag-update na siya ngayon. Then, pindutin natin ito ulit yung plus. Tapos, pindutin natin itong CPM. Itong CPM. Then, wait lang natin. Eto na. Ayan na. O, diba? Ito yung lahat. Ito yung lahat, mga lods. Ito yung CPM mo. Sa videos mo. At ito naman yung RPM sa mga videos mo. So, gagawin mo, mga lods. Nandito naman yung mga title ng mga videos mo. So, kapag saan dyan ang may malaking CPM at RPM sa mga videos mo, kunin mo yung title, tapos gawin mo yung tricks ko. Tapos para malaman natin kung anong bansa, punta lang tayo dito sa geography. Yan. Tapos, pindutin natin itong geography. Ayan. Then, para malaman talaga natin mga lods is pindutin natin itong plus ulit. Ito. Bilugan talaga natin para malaman talaga. Yan. Pindutin natin ulit yan. Then, hanapin natin yung CPM. Ayan, CPM. Para makita talaga natin yung mga bansa na malaki magbibigay ng mga CPM at RPM at kumita tayo ng malaki. So, ito na nga mga lods. Netherlands. Mga bansa na napakalaki magbigay. Ito. Ito lahat. So, ang Netherlands, makita niyo naman, Netherlands mga lods. Ang laki niya, 3,000. So, kung makita mo yung mga lods, kunin mo agad yung Netherlands na yan, kunik mo sa VPN, tapos, pwede ka nang manood sa videos mo, gamit ang iyong mga ninja account. Okay? So, ganyan ang tricks ko mga lods. Sana may natutunan kayo sa video na to. So, maraming salamat sa panonood. Thank you. God bless. Don't forget to subscribe and hit the notification bell all para lagi ka-updated sa ating mga panibagong tutorial. Bye-bye. Breaking down, everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now, I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own.